Hello guys, ito paalis na kami ni Kara. Pupunta siya ng Ukraine, UK pala. And then ako pupunta ako ng Rome, Italy kasabay ko sa shop. Kasabay ko siya from Manila to Abu Dhabi and then Abu Dhabi to Rome and then siya after 8 hours diretso na siya ng UK. Hello guys, ito on the way na kami sa saan ba tayo pupunta? Wait, saan kami pupunta? Ano sa Clark? SM Clark. Kasi hindi na kami magpapahatid sa driver. Hi, Jessa. Ida-drive na lang po ako ni Jessa sa SM Clark. Kuya, magkano pa masahe? 380 po. So, from SM Clark to NAIA Terminal 3, 380 pesos. Thank you po sa aking sponsor. Thank you, Kara, sa pamasahe. Walang ano man lang. I love you, I love you. Malit sa bagay. Kakarating pa lang po namin sa Terminal 3. Still, where's Kara? Okay na po kami sa immigration. Masaya na po si Kara. Tumatawa na ba siya ngayon? Kara, ready ka na? Yes. I'm so excited after 2 years of not traveling. I really miss Europe. Siguro, mga 10 countries na lang, tapos ko na ang buong Europe. I'll see you in my next vlog. Yeah, we have just landed in Abu Dhabi. After 2 hours, nang lilipad na kami papuntang Rome. And then si Kara, maghihintay siyang another 8 hours para sa kanyang connecting flight to London. Ganda-ganda po niya. Hello, welcome back. Nandito kami sa Cape Horn. Try namin yung it's boarding time already. 20 minutes. So, from Abu Dhabi, punta namin ng Rome. Ito po si Mariah. Nakilala ko dito sa Rome at ay bus station papuntang Roma Termini. Binilan po niya ako ng cappuccino. Thank you, Mariah. Thank you so much. Nakilala ko po siya, taga Isabela daw po ang kanyang parents. Umuwi siya ng Pilipinas. Thank you so much again, Nak. Ito po, kasama ko pa rin si Mariah. Nandito kami sa bus ngayon. Papunta na kami sa Roma Termini. Doon ko po hahanapin ang aking hostel. Hello, welcome back. Kasama ko pa rin si Mariah. Ito, tahatin na daw ako sa hotel ko, sa Hostel Paladini. So, from Termini, walking distance lang po siya. Nak, thank you talaga. Thank you ng maraming talaga sa'yo. Sa kape, sa paghatid sa akin, kasabay ko po siya sa bus. Maraming salamat sa'yo. Hi guys! Guess what? I'm in Porac, Pampanga! Charot! I'm in Rome, Italy. And the day today is March 31. Kahapon pa ako dumating dito sa Rome, Italy. Kaso kahapon, umuulan na sobrang malakas. So I decided, ngayong umaga na lang to, dito ako magpo-vlog. So samahan niyo ako. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Okay, for today, papasyal ko kayo sa Roma Termini, kung saan yung mga terminal ng mga trains going to other parts of Europe at saka dito sa buong Italia, pwede sila pumunta ng Venezia, San Luca, sa Florence, sa Milano, and you can also go to Austria, sa Germany. You can go to Austria actually in 8 hours by bus and train, or if you want to go to France, I think it's around less than 24 hours. I'm not sure, pero we can check later. Papasyal ko kayo sa Coliseo, sa Vaticano. Medyo umuulan nga lang dito, kaya habang medyo okay pa ang panahon, tara, libot tayo. Yan ang Roma Termini. Termini means terminal.
Diyan lahat ang buses at saka mga trains going to all parts of Europe. Okay, ito ang itsura ng Roma Termini. Ayan. So after 2 days, dito din ako sasakay papuntang Nice sa France. Papasyal lang po yung kaibigan namin si Jordi Flores. Ayan lahat ang destination ng Tren Italia. May pupuntang Milano, Napoli, Fiumicino sa airport. Ayan, papuntang Venezia. Hello mga friendship! Nandito ako ngayon, papunta na ako sa aking hostel. So, papakita ko sa iyo kung ano ang itsura at sa loob ng hostel ko. So, ito yung hostel ko. So, dito yung reception pagka gusto mo mag-wifi. Punta tayo sa kitchen. So dito sa ano, may rules and regulations sila dito sa kitchen. Ayan. Ikaw ang pag ginamit mo, kailangan linisin. This is the kitchen room. Ngayon, pag halimbawa yung mga foods na halimbawa may sobra kang food at aalis ka na, pwede mo silang ilagay dito. Pag nakalagay dito siya, so ibig sabihin, pwede mo na siyang kunin. Dito naman, ito ang ref. So ayan, may kanya-kanyang may-ari niyan. Ito yung food court, yung chicken and yung dalawang salads na yan. So, ito may mga may-ari nito. Bawal kumuha, syempre. So, that's si Kuya. Hi, sir. Where are you from? From India. From India. So, you're a tourist also? Are you a tourist also? Yeah, I'm studying here. I was studying here. Okay. I'm here for 5 days. Holiday only? No, 5 days. 5 days. Okay. Thank you. So this one, pwede kang mag, yan, kuha dyan. And then, papakita ko sa inyo yung room ko. Wait lang ha. So, I'm room 104. So, ayan, this is my bed. Ayan. Ganyan ang itsura ng mga beds dito sa Europe. So, I paid mine for about 30 euro, 22 euro. Toilet. Ayan. Ay ate, Pilipina siya. Ate, pag-follow mo naman ako sa vlog ko. Roland Kiss vlog. No? Thank you ah. Hello, welcome back. Ito, nandito ako ngayon sa ATM machine. Actually, galing ako dito sa palitan ng pera. Ang dala ko kasi US dollar. Ngayon nagtanong ako kung magkano ang palitan ng US dollar, 100 US dollar sa euro. Ang palitan niya is $100 is to 60.55 euro. So pag ko-convert mo siya, masyadong malaki ang difference. Like ang $100 would be 5,200, ang 60 euro would be 3,600 lang. See the difference. Kanya ang ginawa ko, nag-ATM machine na lang ako. Nag-withdraw ako ng 180 euro. Magkano ba yon? Ang palitan niya is 66 pesos. And then may charge lang siya 200 pesos. Mas better na siya. So my advice to you sa mga gustong pumunta ng Europe, bili na lang kayo ng euro nyo diretso. Mas malaki ang magiging palitan ng pera nyo pag pinapalit nyo siya ng euro agad talaga. Hindi dollar, hindi sa ano pa mang currency. Unless it is British pounds, it's okay. Best advice, bili agad kayo ng euro sa Pilipinas. Pag nasa public places ka, required kang magsuot ng face mask dito. So next stop would be Vatican City. Vatican City, bababa na po tayo niyan after this bus. So nandito na tayo, sir.
pamosong Vatican. Dito, nagko-conduct ng misa si Pope John Paul. I think, dati kasi every Wednesday ang mass ni Pope dito. Every second Wednesday. Ang daming nagko-cover ng Vatican City, mga polis. Napansin ko hindi ganun katao dito. Dahil the last time na nagpunta ako dito, which was in 2019, sobrang daming tao. Ang haba ng pila going to Sistine Chapel. Kaso ang mahal kasi pag pumasok ka dyan, I think it's around 150 euro. Tapos mamaya ka po makakaraos. Okay, next stop natin is punta tayo ng Colosseo. Bababa tayo ng Piazza Venezia and then walk lang ng mga 2 to 3 minutes and then nasa Colosseo na tayo. Sobrang ganda ng Italy, guys. I hope you see this in person. Pwede po ang toy car dito. Okay, kakababa lang natin ng bus. So, ito ang papuntang Colosseo and Fontana di Trevi. Bumaba tayo dito sa Piazza Venezia. So, ay papa oh. So, lakad tayo, hanapin natin kung saan ang Colosseo. So, probably... Ayan oh. Ganda. Hello, birdie birdie. Okay, before reaching Colosseo, nandito tayo ngayon sa Victor Emmanuel National Monument. And then after this one, pupunta tayo ng Fontana di Trevi, Piazza Venezia, and Colosseo. Okay, sobrang daming tao dito. Ayan, nakikita ko na ang Colosseo. Okay, ayan. So, lapit tayo. Okay, finally, nandito na tayo sa Colosseo up close and personal. Kaya lang medyo lumalakas yung ulan. So, hindi ko alam kung meron pwedeng pumasok dito. So, let's check na lang. So, dito sa Roma, kung gusto mo mag-toilet, lahat may bayad. 1 euro for using toilet. Okay, actually malungkot ako ngayon kasi may nagawa ako kanina. So hindi ko na siya na-document kasi bawal i-video ang mga police dito. Ang nangyari kasi, hindi ko na pa-validate yung ticket ko from Termini and then meron siyang validity. So kailangan pala pagsakay mo ng bus, kailangan sinusuksok mo, ganun, hindi ko naman alam. So nakalimutan ko dahil 2 years ako hindi nakapag-travel sa Europe. Nakalimutan ko yon. So I was fined 55 euro kasi ang pamasahe dito 1.50 lang. So kailangan pala bumili pa ako ng another ticket. I don't know. Wala, hindi ko na siya nawala na ako sa sarili ko. So it's okay. Lessons learned, next time kailangan maging vigilant po tayo. So instead of paying only 1.50 euro, dito kasi hindi pwedeng nakikiusap katulad sa atin. So, nagbayad ako via credit card ng 54.99. Okay, lessons learned. Well, anyway guys, thank you for traveling with me dito sa Europe. So, marami pa tayong mga bansang pupuntahan. So I hope manood kayo sa lahat ng mga video ko and don't forget to comment down below, like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. Bye guys. Next video. Thank you.